So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no? Kaya naghang ako. Yan. So mga kababayan, alam nyo ba na itong kaibigan ni Digong na si Montulfo ay nilaglag yung tokhang or yung drug war na pinalaganap ni Digong nung siya ay presidente. At ngayon, ang dami niyang aligasyon ngayon. So ang nakakatapagtaka lang din kasi dito sa mga aligasyon ngayon ng dating kaibigan ni dating Pangulong Duterte at appointee ni dating Pangulong Duterte is ang tanong dito, bakit ngayon lang siya nagsalita kung meron pala siyang alam? At yung malupit dito na aligasyon niya is yung drug war pala is bogus. Bogus pala yung drug war. At yung mga personalidad na pinatigok nung panahon nga po ng drug war, ito daw po pala ay mga kalaban or kakompetensya sa negosyo regarding sa droga. And then, meron silang mayor, especially itong si Bato de la Rosa, meron daw pong mayor na pinatigok si Bato de la Rosa sa loob mismo ng kulungan. So, mabigat mga kababayan itong mga aligasyon na to. Well, sabihin na nga natin na medyo bullshit itong si Montulfo, pero ang punto dito kasi mga kababayan, si Montulfo po ay parte ng gabinete ni Digong. Pangalawa, si Montulfo po ay kaibigan ni Digong. Ewan ko lang ngayon. So, ibig sabihin nun mga kababayan, kapag meron pong cabinet meeting, ibig sabihin nun, kasama si Montulfo. Oh, so, para makuha po natin yung narrative po ng content na to, no? Ito, panoorin, basahin natin to, ha? So, sa unang-una sa lahat, ito yung ebidensya po natin, si Montulfo po ay na-appoint po ni Digong noong 2019 ulit. So, reappointment ito, eh. So, PRRD, Maudigs, reappoints Montulfo as Special Envoy to China. So ito po ay nabalita noong May 28, 2019. Yan. So malinaw na yan, huwag natin basahin. And then, ang tawag pa nga po ni Montulfo kay dating Pangulong Duterte ay a close friend. So magkaibigang, magkadikit. Close friend eh. So ito yung post ni Montulfo sa what they call this, sa Twitter. So sabi ni Montulfo, no, I am a close friend of President Digong who wants to cancel the franchise of ABS-CBN. So ito regarding ito sa post, regarding ito sa ABS-CBN shutdown. So, but I now differ with him and making it public. Closing down the country's largest network would mean muzzling the media. Mr. Duterte would be projecting an image that he's a vindictive despot. So, okay na yan. So, ito yung pinakita ko lang dito, yung differences nga po ni Montulfo at saka ni Digong regarding sa ABS-CBN. Pero ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, magkaibigan po na magkadikit si Digong at si Montulfo. So, ayan na po yung medyo clear tayo dito. And then, ito yung malupit mga kababayan. Yung sinasabi ko nga sa inyo, yung mga aligasyon ni Montulfo, dyan po, kay Duterte at saka kay Bato de la Rosa. So ito na post niya ito noong February 8 pa pala to, no? February 8 pa pala ito, no? 2 days ago. So ito, no, kasi alam naman po natin na si Bato de la Rosa po is takot po talaga na mahuli ng ICC. Oh, kasi dahil daw po sa apo. Okay. So yan, akala kasi ng mga to habang buhay na makapangyarihan sa buong Pilipinas si Digong. Kaya kung umasta, akala mo, yung kapag pumapatay sila ng tao, yung tukhang, hindi sila. Kapag pumapatay ng tao, yung tukhang na yan, akala mo, pumapatay lang sila ng pusa. Tana, yan. Ito yung post ngayon ni Montulfo 2 days ago. Okay, sabi niya dito. Okay. Bakit takot si Bato de la Rosa sa ICC? Yan. Sa nagdaang column noong Martes, Pebrero 6, 2024, tahasan kong sinabi na dapat harapin ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court ang paratang na crime against humanity sa kanya. Si Bato ang chief ng Philippine National Police, PNP, nang nilunsad nang noon ay Pangulong Rodrigo Maudigs Duterte ang War on Drugs. Okay. So ito malupit dito. Hindi nawala ang droga kahit na inatasan ni Digong ang PNP na i-neutralize ang mga pusher at traffickers. Bagkos, ay mas laganap pa nga ngayon. Ngayon daw, okay.
paano naman mawawala ang droga? Parang ang PNP pa ang bantay sa lakay. Yan. So ngayon, ang sabi ngayon ni Montulfo, hindi daw mawawala yung droga noong panahon ni Digong kasi nga po, PNP pa daw po ang bantay sa lakay. So mga kababayan, sagutin muna natin itong sinasabi ni Montulfo regarding nga po dyan sa dumami daw, mas lalong dumami daw po ngayon yung droga. Actually mga kababayan, alam naman po natin na sangkatutok na po yung mga nahuling droga po ng gobyernong ito. At mga kababayan, ito po yung isa po sa pinakamagandang ginawa po ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi kumbaga, yung sinasabi nga po ni Montulfo na bantay sa lakay yung PNP, kasi sa statement niya na yan, sasabi niya na mga kakompetensya pala nila yung mga pinagpapatay lang ng war on drugs. Pero ngayon po, nung panahon po ni PBBM, alam na natin to. Kasi last year pa lang po mga kababayan, ang dami na po mga pulis ang pinasibak ng Presidenteng Bongbong Marcos na sangkot po sa droga. Ayan, no? Oh. Ito, nabalita ito noong November 23, 2022, no? 10 anti-drug cops relieved amid ongoing Shabu Hole probe. So, hindi lang yan. Meron pang ito, yung chief, yung mismong hepe. PNP anti-drug chief relieved of post. Ito naman, nabalita naman ito noong April 2023. At meron pa dito. Ito naman, nangyari naman ito noong July 25, 2023. PBBM accept resignation of 18 cops allegedly involved in illegal drugs. So ngayon, bakit ba ginagawa ni PBBM ito? Kasi mga ka-streetwise, meron po dito, ito ha. Ito yung pinaka-reason kung bakit nga po pinagsisibak yung mga pulis nga po na sangkot sa droga. Sabi dito, no, this is an ongoing na ginagawa natin as part of the internal cleansing natin. Gusto kasi natin na sabi ko na sabi ko nga, walang bahid, walang mansya yung may iwan dito sa PDEG. So, ibig sabihin ng mga kababayan, ito po yung pinakamatalino at sobrang logical na dapat na proseso para po labanan yung illegal drugs sa Pilipinas. So, bakit naman kasi ang ginawa ni Digong, inutusan niya pumatay yung mga pulis? Diba? Na meron naman pala at sangkatutak naman pala yung mga pulis na sangkot sa droga kasi mga kababayan, katangahan ni Digong yan eh. So kasi ito yung mga palusot ng mga putrag sa DDS eh. Na, ay, hindi na maglolo ko yung mga pulis na yan kasi tinaasan na yung sweldo ng mga kapulisan na yan. Actually mga kababayan, sobrang babaw ng logic na yon. Kahit po taasan ng sweldo yung mga pulis na yan, pag sila po isangkot sa droga, hindi po basta-basta makakaalis yan. Kasi mga kababayan, kapag sila po ay umalis, ang makakalaban din nila is kapwa din nilang pulis, especially nga po yung hepe nila na sangkot din po sa droga. Kaya nga, bukod nga po dito sa mga pulis po na pinasibak po ni PBBM, mayroon pang 100 mahigit. Ayan, no? 117 tauhan ng PNP drug enforcement sibak. Nabalita ito noong May 20, 2023. So, ibig sabihin nito mga kababayan, isipin nyo lang. Yung isang pulis na sangkot sa droga, pag yan bumaligtad, daan-daan pong pulis din po yung makakalaban niya na sangkot din sa droga. Akala ko ba best president si Digong, pero bakit ito hindi niya ito naisip? Na nung pinatupad niya yung tukhang, posible na may mga sangkot na mga pulis dito. So hindi sapat na itaas yung sweldo ng mga pulis para sabihin na natin na hindi na magloloko yan. Magkano lang ba tinaas ng sweldo ng mga pulis noon? 7,000 pesos ba? Or 12,000 pesos? Kasi ang sweldo ng pulis ata dati, 22,000 pesos a month. So, ginawa niyang 32 or 28, ganyan, depende sa ranggo. So, maliit na pera lang yon. Kung kukumpara mo sa kikitain po ng droga ng isang pulis na protektor ng droga. Don't get merong mga kababayan, ha? Hindi ko sinasabing lahat ng pulis sangkot sa droga. Yung mga sangkot lang sa droga. Ito hindi naisip ni Digong eh. So ito malupit. Ngayon, kung babalikan ngayon natin itong statement nga po ni Montulfo, sabi niya dito, no? Oh. Ito malupit ha. Sabi niya dito, gaya ng sinabi ko noong nakaraang column, marami sa mga pinatay na suspected drug pushers at traffickers ay karibal ng alaga ng mga pulis. In short, selective o pinipili ang pinapatay sa war on drugs.
Akala nyo ganyan-ganyan lang yan, na ganyan-ganyang statement lang yan. Para sa akin, mabigat na allegation to. Isipin mo, ginawa pala yung war on drugs para protektahan yung isang grupo na merong nasangkot din sa droga. Parang ganun yung lumalabas dito eh, sa sinabi ni Montulfo eh. Na itong grupo na to, sangkot sa droga yan. Oh, karibal natin, patayin natin. Para magkaroon tayo ng monopoly or mabawasan tayo ng kompetensya. Tapos yung mga putang, tapos yung mga DDS talaga, tuwan-tuwa sa war on drugs, tuwan-tuwa sa tukhang. Diba? Oh. Ito pa yung malupit. Dito, sinasabi ngayon ni Montulfo na meron silang pinatay na mayor at si Bato de la Rosa yung dinadawit niyang napangalan. At itong mayor po na to ay sangkot sa droga at base po sa narrative nga po ni Montulfo ay kakompetensya. Mabigat to. Kala nyo ganyan-ganyan lang yan. Mabigat to. Kasi okay lang sana kung ang nagsalita si Alibugha. Kung si Alibugha nagsalita, eh, isipin lang natin, ayun, wala yan. Ini-entertain lang tayo ni Alibugha. Pero kasi ito pong statement po na to galing po kay Montulfo. Na dating parte ng gabinete ni Digong at kaibigan matalik ni Digong. Oh. Hindi ba kayo nagugulat dito? Ako nagulat ako. Oh, gulat ako. Hindi nga, seryoso. Nagulat talaga ako dito nung nabasa ko to. So sabi dito, no, continue natin ha. Natatandaan nyo si dating Mayor Rolando Espinosa ng Albuera, Leyte. Na di umano isang drug lord na pinatira pa ni Bato ng ilang araw sa kanyang official residence sa loob ng Camp Crame. Nung nabasa ko to, ang akala ko pinatira ng shabu. Akala ko ganun lang yon. Yun pala, pinatira pala, pinatigok. Ayun pala ibig sabihin nun. Oh. Balikan natin yan ha. So, ang sabi dito, anong napag-usapan ni Bato at Espinosa sa White House? Yan. So ngayon, kung pupuntahan po natin yung Mayor Espinosa po na yan, kasi nung nabasa ko to, ano to eh, fina-check ko kaagad eh kung meron bang ebidensya or meron bang ibang evidence eh. Actually, ito pa lang si Rolando Espinosa, ito yun no. Akala ko nung sinasabi pinatira, akala ko pinatira lang ng ano, ng kung ano-ano, yun pala, pinatira pala, pinapatay. Oh. Philippine Mayor Rolando Espinosa killed in jail. Police say Rolando Espinosa shot after firing at guards, becoming second mayor in four nights to be shot dead. O, di ba? So, Rolando Espinosa po ay sumuko po ito sa administrasyon nga po ni Digong kasi nga po kasama siya doon sa pinaimbestigahan. So syempre, mayroong tukhang at sinasabing sangkot siya sa droga, so yung mama sumuko. So imbis na protektahan si Mayor Espinosa, ang ginawa, pinatira sa loob ng kulungan. Kasi isipin mo, safe ako dito eh. Nasa loob ako ng Krami eh. Kasi sa Krami siya pinakulong nun eh. So syempre ikaw, isipin mo, safe ako dito sa Krami kasi mga pulis yun nandito. Yun pala, dun din pala siya titigukin. O diba? And then mga kababayan, kasi isipin nyo lang mga kababayan, no? Ito yung mga ano eh. kung i-connect natin itong mga binabanggit ni Las Cañas at saka dito sa mga developments ngayon, pwede nating pagdugtong-dugtongin eh. O tapos meron pa siyang binabanggit dito. Ito pa. Sabi pa ni Montulfo, alam natin ang nangyari kay Tevez. Yan, so nabanggit niya si Tevez. Siya ay nagtatago ngayon dahil sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo. May nag-viral na litrato na katabi ni Bato si Tevez. Chami-chami pa sila. So ito, naghahanap ako ng picture na magkatabi si Bato at si Tevez. Wala akong makita. Pasensya na. Wala akong makita. Hindi kanayan ng ano ko, ng researching powers. So ngayon, nasabi dito, no, inaakusahan si Tevez na drug lord sa kanyang lugar. Bakit di siya na salvage or inaresto ng mga pulis
kay nahinala, di po ba? So yan. So mabigat na naman ang allegation na naman ito. Oh, kung si Tevez nga daw po ay sangkot sa droga, bakit nga naman hindi, 'di ba, hindi naipit? Hindi naman kailangan pa salvage, grabe naman 'tong si Montulpo. Ipahuli man lang si Montulpo naman, 'yan ang pangit sa iyo eh. Oh. So ngayon totoo ba 'yan? So actually kasi mga kababayan, mayroon pong balita dito na ito. Na si Tevez po ay aminado na gumagamit. Ano? Solon admits being reformed drug addict. So na-rehab. Na-rehab daw po si Tevez. So medyo mabigat na allegation to kay Montulfo. Nagtataka nga lang ako kung bakit hindi nag-viral tong post niya na to. Kasi mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko, okay lang sana kung mga pipityugi mga tao yung mga nagsalita. Okay lang, pwede natin palagpasin na baka ginugood time lang tayo nito. Pero mga kababayan, bilang isang Montulfo na madikit kay Digong at kasama pa nga po sa gabinete ni Digong, eh syempre, mag-iisip tayo na may nalalaman tong si Montulfo. Ah, di ba? Sabi sa inyo, interesting to eh. Di ba? Ayaw yung maniwala. So, yun po, no? Sa 685 po na nanonood. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Montulfo na dati nga pong parte ng gabinete at kaibigan nga po ni Digong regarding nga po dito kay Bato de la Rosa. So, yan. So, dyan din po sa Team Replays, pa-comment na lang din po yung comment nga po ninyo. And then, dyan din po sa mga kapanood po nito, especially po ng live, tsaka sa Team Replays, palike na lang din po ng video na to para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to.